Kumusta mga kaibigan? Nandito na naman po tayo upang magbahagi ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang uri ng cancer na tinatawag na sarcoma, isang kondisyon na kasalukuyang pinagdadaanan ng ating minamahal at hinahanga ang doktor na si Dr. Willie Ong. Ibinahagi niya sa kanyang YouTube channel na siya ay na-diagnosed na may sarcoma. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Kaya't ating pag-aralan ang sakit na ito upang mas maunawaan natin ang mga aspeto nito. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano nga ba ang sarcoma? Ang sarcoma ay isang uri ng cancer na nagmumula sa connective tissue na kinabibilangan ng mga buto, kalamnan, at mga daluyan ng dugo. Iba ito sa mga mas karaniwang carcinoma na tumutubo sa epithelial tissues o ang mga patong ng mga organo. Bagamat hindi ito kasing karaniwan ng ibang uri ng cancer, ang sarcoma ay karaniwang mas agresibo at maaaring mabilis na kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Dalawang pangunahing uri ng sarcoma. Una ay ang soft tissue sarcoma. Tumutubo ito sa mga malambot na tissue, tulad ng kalamnan, daluyan ng dugo, at nerves. Pangalawa, ang bone sarcoma, tumutubo sa mga buto. Ilan sa mga kilalang uri nito ay liposarcoma, mula sa adipose tissue, leiomyosarcoma, mula sa smooth muscles, rhabdomyosarcoma, mula sa skeletal muscles, gastrointestinal stromal tumor, mula sa gastrointestinal tract, fibrosarcoma, mula sa fibrous tissues, angiosarcoma, mula sa blood vessels. Ang kaso ni Dr. Willie Ong. Ayon kay Dr. Willie, siya ay may natagpo ang bukol sa kanyang abdominal cavity na itinuturing na retroperitoneal sarcoma, isang uri ng soft tissue sarcoma. Ang laki ng kanyang tumor ay umabot sa 16 cm, halos kasing laki ng dalawang kamao. Ang ganitong kalaki na bukol ay maaaring magdulot ng pressure sa mga katabing organo, tulad ng tiyan at liver, na nagiging sanhi ng iba't ibang sintomas. Mga sintomas ng sarcoma. Sa mga unang yugto, maaring walang kapansin-pansing sintomas ang sarcoma. Habang lumalaki ang bukol, maaring maranasan ang mga sumusunod, pananakit sa likod, na maaring dulot ng pagdikit ng tumor sa mga nerves, pamamaga ng mga paa o tiyan dahil sa pag-ipit ng inferior vena cava, pamamaga o pagkakaroon ng bukol sa apektadong bahagi, hirap sa paglunok o pagbabago sa bowel movements, kung naapektuhan ang bituka o esophagus, mga posibleng sanhi. Habang patuloy na pinag-aaralan ang mga tiyak na sanhi ng sarcoma, may ilang mga salik na maaaring magpataas ng iyong panganib. Kabilang dito ang number 1, genetic predisposition. Ang pagkakaroon ng kasaysayan ng sarcoma sa pamilya o ilang mga genetic mutations ay maaaring magpataas ng iyong posibilidad na magka-sarcoma. Number 2, pagkakalantad sa ilang chemical. Ang pagtatrabaho o pagkakalantad sa mga chemical na pang-industriya gaya ng vinyl chloride, arsenic o benzene ay maaaring magpataas ng iyong panganib. Number 3, pagkakalantad sa radiation. Ang mga taong sumailalim sa radiation therapy para sa ibang uri ng cancer o nakaranas ng mataas na antas ng radiation, gaya ng sa mga nuclear accidents, ay maaaring nasa mas mataas na panganib. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga risk factors lamang at hindi tiyak na magiging sanhi ng sarcoma. Maraming tao na may ganitong mga salik ay hindi nagkakaroon ng sarcoma. Bukod dito, bagaman, may ilang mga pamumuhay na maaaring makatulong na mabawasan ang panganib. Walang tiyak na paraan upang maiwasan ang sarcoma. Paano nasusuri ang sarcoma? Upang matukoy ang sarcoma, kinakailangan ang mga sumusunod. Number 1, physical examination. Number 2, medical history. Number 3, imaging test, tulad ng CT scan o MRI. Number 4,
biopsy upang makuha ang tamang diagnosis. Paano ito ginagamot? Ang paggamot para sa sarcoma ay nakadepende sa laki, uri, at lokasyon ng tumor. Narito ang ilang karaniwang pamamaraan ng paggamot. Number 1, surgery. Layunin nitong alisin ang tumor at mga nakapaligid na tissue. Number 2, radiation therapy. Ginagamit upang paliitin ang tumor bago ang operasyon o upang patayin ang natitirang cancer cells. Number 3, chemotherapy. Umutok sa pagpatay ng mabilis na dumadami na cancer cells. Number 4, targeted therapy. Nakatuon sa mga particular na katangian ng cancer cells upang mas epektibong sugpuin ang mga ito. Sa kaso ni Dr. Willie, maaaring kailanganin niyang maghanap ng mas advanced na paggamot sa ibang bansa dahil sa laki ng kanyang tumor. Panalangin para kay Dr. Willie Ong. Ipagdasal natin na matagumpayan ni Dr. Willie Ong ang laban na ito. Marami na siyang natulungan at marami pa siyang matutulungan sa hinaharap. Naway patuloy siyang magtagumpay sa kanyang misyon na magbigay ng kaalaman at gabay tungkol sa kalusugan. Hilingin natin na gabayan siya ng Diyos sa kanyang gawain at laging bigyan ng lakas at kalusugan upang makapaglingkod pa sa maraming tao. Tandaan natin na ang pinakamabisang depensa laban sa anumang sakit ay ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay sa tulong at gabay ng may kapal. 3 John 1:2 KJV. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang professional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.